Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa napakalaking biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay walang iba kundi ang tawbah, ang pagbabalik loob, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala bago siya bawian ng buhay. Bilang tao na nilikha ng dakilang tagapaglikha ay hindi tayo malaya pagdating sa gawaing pagsuway, pagdating sa gawaing kasalanan. Dahil yan ay bagay na parte ng pagkakalikha sa atin. Bate sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in at-tawwabun." Lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. Subalit pinakamainam sa nagkakamali ay nagbabalik-loob sa dakilang tagapaglikha. Ang tao na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tauba bago siya bawian ng buhay ay isa sa mga mabiyaya, isa sa mga mapalad. Katulad na lamang ng isang kwento na kung saan ang kwento na ito ay matatagpuan sa Al-Mawa'id wal-Majalis. Kwento ni Ibn bin Saleh. Isang araw, umalis si Ibn bin Saleh sa company ni Anas bin Malik radiyallahu an para maglakad-lakad sa mga pamilihan ng Basra. At kalaunan, meron siyang nakita na apat na lalaki. Na yung apat na lalaki na ito ay buhat-buhat nila o dalada nila ang isang bangkay. At siya'y nagtaka kung bakit sa dami-dami ng tao sa pamilihan ng Basra ay apat lamang na tao ang sumusunod sa bangkay na ito para isagawa ang janaza. Kaya siya ay nabigla at sabi niya, "Hala, nakakamangha. Napakarami ng tao sa Basra. Subalit ano ang aking nakita? Apat na lalaki at dala-dala nila ang isang bangkay. Nasaan ang pamilya ng bangkay na ito?" Kaya't naman, sabi niya sa kanyang sarili, "Kung ganun, ako ang panglima." At binuhat namin ang bangkay. At pagkatapos ay nung isa sa gawa na ang salatul janaza, sinabi ko at ako ay nagtanong doon sa mga lalaking ito. Sabi ko sa kanila, "Sino sa inyo ang kamag-anak ng namatay o pang sa ganon siya ang mamuno para sa salatul janaza?" Subali sabay-sabay nilang tumanggi. Sabay-sabay silang tumanggi at sabay-sabay silang tumugon at ang sabi nila na pagdating sa relasyon ng namatay ay pari-parihas kami ay walang kinalaman sa namatay. Ibig sabihin, wala ni isang kamag-anak doon sa isa man sa apat na lalaki na kamag-anak noong namatay. Kaya't naman, sinabi niya, ikaw na lang ang mag-lead o kaya'y magsagawa ng salatul janaza at kami ang nasa likod mo. Pagkatapos na may sakatupan ng salatul janaza sa bangkay na ito, ay sabay-sabay nilang dinala doon sa libingan hanggang sa ito ay nakalibing. Kaya dahil dito, nagtanong muli si Ibn bin Saleh sa apat na lalaking ito. Sabi niya, "Billahi alaykum, sumpaman sa Allah, sabihin niyo sa akin ng kung ano talaga ang nangyari sa bagay na ito. Kung ano talaga ang nangyari dahil wala akong idea kung ano ang nangyari sa lalaking ito, kung ano yung kanyang kwento." Kaya dahil dito, sabi ng apat na lalaking, isa sa kanilang sabi, "Wala kaming kaalaman sa lalaking ito sa namatay. Kami lamang ay inupahan ng isang babae upang sa ganun dalhin at ilibing, hugasan o magsalatul janaza at ilibing ang bangkay na ito. Yun lang ang aming trabaho. Kami ay inatasan, kami ay inupahan, kami ay binayaran para magdala ng bangkay papunta sa libingan, kaya't ito ay nakalibing." Kahit nung nakalibing na mga kapatid, yung namatay, na palingon si
Ibn bin Saleh doon sa likuran at nakita niya ang isang babae. Babae na kung saan paparating doon sa libingan at pagkatapos ay umupo yung babae na ito, yung matandang babae. At pagkatapos ng umupo ay siya ay tumayo at pagkatapos ng tumayo ay siya ay tumawa. Doon muling nabigla si Ibn bin Saleh. Sabi niya, isang babae na kamag-anak o kaibigan o kakilala ng namatay, tumawa? Pinagtawanan yung tanatawag na namatay? So doon siya nabigla. At dahil dito ay lumapit si Ibn bin Saleh doon sa babae, at pagkatapos yung nakarating na si Ibn bin Saleh doon sa babae, tinanong siya ng babae. Sabi niya, bakit ka nagsagawa ng satul janasa doon sa isang tao na wala kang kaugnayan? Sabi ni Ibn bin Saleh, sabihin mo sa akin, wallahi, sumpaman sa Allah, wala akong idea kung ano ang nangyari sa taong ito. At wala akong alam kung ano ang kanyang kwento. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa kanya. Ako si Ibn bin Saleh. Ako yung alagad ni Anas bin Malik na dating alagad ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At dahil dito, sinabi ng babae, namatandang babae, kung hindi lamang kung sino at ano ka o Ibn, hindi ko sasabihin kung ano ang aking kwento. Kung ano ang kwento ng lalaking ito. Yung nilibing ninyo ay aking anak, sabi niya, ay aking anak. Dahil ito yung kahilingan ng aking anak bago siya bawian ng buhay. Ano ba ang kahilingan ng kanyang anak? Nung siya ay naghihingalo, bilang isang taong naghihingalo, narapat na isakatuparan ko kung ano ang kanyang mga kahilingan. Kaya sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin kung ano ang kahilingan mo upang sa ganun ay aking maisakatuparan. Sabi nung kanyang anak, bago pabawian ng buhay, habang naghihingalo, sabi niya, ummi o aking ina, kapag ako ay hinatid na sa libingan ng mga taong ito, unang-una sa lahat, ninais ko na walang sinumang makakaalam patungkol sa aking pagkamatay. Kasi bakit? Bago siya bawian ng buhay, na walang ginawa kundi ang sumuway sa dakilang takapaglikha. Wala siyang ibawa ko o ibang ginawa kundi gumawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay palasuway, siya ay makasalanan sa dakilang takapaglikha. At ito yung kanyang kahilingan bago siya bawian ng buhay. Ang sabi niya, o aking ina, sikapin na walang makaalam ng aking kwento, walang anong sinumang makaalam kung ano ang nangyari sa akin. At pagkatapos na mailibing ninyo ako, aking kahilingan sa iyo, o aking ina, itaas mo ang iyong palad at hilingin mo sa kanya sa dakilang takapaglikha na sabihin mo, Ya Rabbi, faradito anhu fardaan. O aking Panginoon, kinalugdan ko ang aking anak kahit kalugdan mo siya. Yun ang aking kahilingan sa iyo. Pero bago yan, tumayo ka o aking ummi. At pagkatapos ay ilagay mo ang talampakan sa aking pisngi. At pagkatapos sabihin mo, Hada jazaun man asallaha azza wa jal. Sabihin mo, yan ang gantimpala ng isang taong sumuway sa dakilang takapaglikha. At dahil sa kahilingan na yaon, ginawa ko yun. Inilagay ko ang aking talampakan sa kanyang pisngi at bago pa makaangat ang aking talampakan sa kanyang pisngi, siya ay binawian ng Allah ng buhay. Kaya dahil dito, ako ay nag-utos ng apat na lalaki para dalhin ang kanyang bangkay at ilibing. At nung makalibing dito, ako ay lumapit at pagkatapos, ako ay tumayo at pagkatapos itinaas ko ang aking mga palad at pagkatapos sinabi ko sa Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramar Akramin, o pinakamahabagin sa lahat ng pinakamahabagin, pinakamapagbigay sa lahat ng pinakamapagbigay. Tunay na ikaw ay nakababatid kung ano ang sikreto namin, lantaran man ito o nakakubli. Tunay na ang aking anak ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng kanyang ina na nagsusumamo at isang ina na kung saan ay mahirap na mahirap na humihiling sa iyo sa pamamagitan ng kanyang ina na patawarin mo ang kanyang kasalanan sa kadahilanan ako ay nalulugod sa kanya kahit kalugdan mo siya. Kahit dahil dito makapal sa panampalatang Islam at ang lalong nakakamangha sa kwento na ito, nung pagkatapos ginawa ng kanyang ina, sabi ng kanyang ina, pagkatapos noon, nakarinig ako ng isang boses mula sa libingan. At ang sabi doon, sa narinig ko, Ya umma, insarifi ya umma, fakad kadimtu ala rabbiki al-karim,
wagafarali adhunubi. Sabi niya, o aking ina, humayo ka aking ina. Sa kadahilanan, ako ay pumaroon na sa iyong Panginoon na mahabagin at pinatawag na ang aking kasalanan. At dahil dito, ako ay tumawa. At pagkatapos, ako ay umalis dahil nang masayang-masaya ang tinatawag na pagmumukha. So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batay sa kwento na ito, ay tunay na naging maaliwalas ang pagmumukha ng magulang sa kadahilanan na meron na siyang palagay ika nga sa kanyang sarili na pinatawad na ang kanyang ina na isang makasalanan, na isang palasway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sabi mo Muhammad, sa aking mga alipin na nalulunod sa paggawain kasalanan, nalulunod sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, huwag mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan, ang Allah ay nagpapatawad ng lahat ng mga pagkakasala. Dahil tunay at katotohanan siya ay mapagpatawad at mahabagin. Kaya mga kapatid, panawagan ko sa mga mahilig sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay pa, mayroong pang puwang at mayroong pang puok at mayroong pang lugar para sa paghingi ng kapatawaran sa Allah at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At halina, sabay-sabay tayong humingi ng kapatawaran sa Allah dahil tayo ay aliping makasalanan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.